Breaking news to, mga kapatid, kapapasok lang na balita, no? Ang dating mayor Alice Guo na tumakas, mga tol, ay naaresto na ngayon sa Indonesia. Yan ang nagiinit na balita ngayon at ating bibigyan ng reaction video. Napakabilis, no? Kumilos ng gobyerno nila, mga tol, at ng mga otoridad nila doon. Unlike dito sa Pilipinas, mga tol. Talagang good job sa kanila at buti na lang naisipan ng ating gobyerno na makipagkoordina doon sa kanila. At eto na nga, mga tol, nahuli na ang tumakas na dating mayor ng Bamban, Tarlac, na si Alice Guo. Bigyan natin to ng reaction video. Itong video to ay mula sa GMA Integrated, mga tol. Ayan, hawak na ng mga pulis sa Indonesia si dating Bamban, Tarlac Mayor City, Mayor Alice Guo. Yan, kinumpirma ito ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, no? At panoorin natin to, mga tol, at bigyan natin to ng reaction video and commentary. Pero bago yan, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin, mga tol. Arestado na si Alice Guo, no? O Goa Ping, no? Kasi yun yung totoong pangalan niya, eh. Ang dating mayor ng Bamban, Tarlac. Ito siya. Parang ano, no? Parang kasagsagan siguro ng pagpapahinga niya sa isang hotel, mga tol. Kasi ang balita, ito ay nahuli daw ng bandang alas 12 o alauna ng gabi, mga tol. So talagang 24 hours ang kilos ng kanilang ano doon, no? Ng kanilang mga pulisya. Ganito rin naman dito, mga tol. No, pero sa kanila kasi, mga tol, marami siguro talaga silang tipsters kung tawagin, no. Ang dami nagbibigay ng impormasyon kung saan mahahalughog o saan mahahanap yung taong hinahanap nila. Dito, meron din naman tayong ganon. Ang problema, mga tol, dito sa Pilipinas, parang lahat may katumbas na pere. Pero imo, nakalabas nga to ng Pilipinas, eh, di ba? Hindi niya magagawa mag-isa yan nang walang tumulong sa kanya. At kung magkano man yung pinakawala niya doon, baliwala din kasi nahuli siya dito sa ano. Dito sa Indonesia. At siguro dito yung mga alagad dito o kaya yung mga otoridad dito hindi nabibili. Diba? Dito sa Indonesia. Kaya eto. Nainiuugnay sa illegal pogo operations. Yan, kinumpirma na daw ng PAOC Chief Gilbert Cruz. Ayon din kay NBI Director Jaime Santiago. Siguro ko si ano, no, si kung si Kibuloy sa Indonesia din nagtago, mga tol. Malamang mahanap din agad-agad 'yun. Mahuhuli din agad-agad 'yun, mga tol. Natakip si Guo sa Tangerang, Indonesia. Okay. Bandang 1:30 AM o kaya nga parang nakapangsuot siya ng ano, no, pantulog, eh. September 4. O kanina lang, no? Kaninang madaling araw. Ayan, ito yung suot niya. This information has been corroborated by our counterparts in immigration. Yun nga, mga tol, no? Sana, no? Sana ganyan din ang otoridad natin dito sa Pilipinas, mga tol, no? Ganyan din sana, no? Kasi biruin mo, isipin mo, hindi makakalabas tong mga to. Ayan, sila... Alice Guo, yung kapatid niya, at Cassandra Leong. Kasi pare-pareho silang nahuli sa ibang bansa, mga tol, eh. Di ba hindi makakalabas yan dito? Sabi, sumakay nga daw sila ng boat kung walang tutulong sa kanila. Kung hindi yung mga yon ay nabayaran, mga tol, no? Dito malamang, pinairal din nila yan, syempre. Pinagana din nila yung pera nila, pero hindi umubra, no? At eto na nga, no? Mukhang mamaya-maya lang siguro, today din o baka bukas, maibalik na to rito sa Pilipinas. At pag yan ay nandirito na sa Pilipinas, napaka, ewan ko na lang kung ano mangyayari. Kung pag ito, natakasan pa ulit ng otoridad natin, naku po, talaga. And Director Jaime Santiago, NBI. We have confirmed that Alice Guo is currently in the custody of Indonesian police at Jatanras Mabes Polri. Sa ayon sa PAOC, nakadepende sa coordination nila. Sa mga otoridad sa Indonesia. Good job, no? Sa mga otoridad sa Indonesia. Kung kailan madadala sa Pilipinas si Guo. Ang
ang tinitingnan po kasi namin dito yung immigration violation niya. Ah, immigration. Kaya po siya na-hold. Ano, po. Okay. Ngayon, yung siguro pag na-turn over po siya, i-apply na po natin yung warrant po na inisyo naman sa kanya ng ating Senado. Pagbalik ng Pilipinas, haharapin ni Guo ang patong-patong na kaso. Kailangan din humarap, mga tol, yung nagsabing nakaharap niya si Guo. Sino ba yon? Yung nagsabing nag-file daw si Guo ng ano, ng counter, yung basta yung counter na ano niya, na final niya, at sinabi pag nag-sasubmit daw ng ganun, kailangan yung mismong nagpa-file ng ganun na mismong pipirma. So sinabi noon na nandirito daw sa Pilipinas si Guo at nakaharap niya. Pero eto, napatunayan na talagang nakatakas na nga ng ibang bansa at umalis na nga ng ibang bansa. So dapat pati yun, mga tol, humarap din sa ano yun, sa pagdinig yun. Kabilang ang money laundering at human trafficking. Gusto ko ulit balikan yung sinabi ni Harry Roque dati, no? Pinagtatanggol niya to eh, si Mayor Alice. Pinagtatanggol niya. Napakagandang espiya naman yan, sabi ganun. Well, hindi naman natin sinasabing espiya at di pa naman napapatunayan ang espiya, mga tol. Pero ito ang napatunayan, hindi talaga siya Pilipino. Tulad ng lagi niya sinasabi, lumaki siya sa farm, Pilipino siya. Hindi siya Pilipino, hindi siya lumaki sa farm. Sinasabi niya, nag-homeschooling din siya. Hindi, maraming lumabas din na picture na talaga nag-aral siya sa eskwelahan. Pero anong dahilan, ba't niya itinatago lahat yon, mga tol? At napatunayan din na talagang Chinese siya. At siya ay isang hindi talaga siya si Alice Guo, ang pangalan niya ay Goaping. Lahat 'yon na ano, lahat 'yon napatunayan talaga 'yon. Yan si Sheila Guo, kasama niyang umalis. Nakasama niyang tumako si Alice palabas ng Pilipinas. Sakay ng bangka at barko patungo sa Malaysia. Nauna siyang naaresto kasama ni Cassandra Leong noong August 22 sa Indonesia. Sa Indonesia din, mga tol. No? Ibang klase ang ano doon. Ibang klase ang mga pulis doon, mga tol. Mabilis kumilos. Pareho mano silang sangkot din sa illegal pogo sa Bamban. March 2024 nang mabunyag ang isa sa mga pinakamalaking illegal pogo operation. Grabe, no? Lumalabas na si Alice Guo ang nag-apply para sa clearances. Siya mismo. Bago siya tumakbo mayor ng Bamban. Kaya nga ito yung sabi-sabi, mga tol, no? Ang dahilan daw, ito hindi galing sa akin to, ah. Naririnig lang naman natin to sa mga balita. Ang dahilan daw kaya siya naging mayor o tumakbong mayor is para protektahan yung kanilang mga negosyo tulad nitong Ampogo, mga tol. Kasi kung titignan, mga tol, 2021 pa lang siya nagrehisto bilang isang butante. 2021, ah. 'Di ba? Newly registered siya, hindi transfer, kundi newly registered siya as a voters. Tapos 2022, 'di ba? After 1 year naging mayor. Ang tindi noon, mga tol. 'Di ba? Yung iba bago maging mayor, kailangan muna talaga magpakilala ng husto, eh. Dumaan muna sa kagawad, konsehal, 'di ba? Vice mayor, mayor agad, mga tol. 'Di ba? Mayor agad. Tapos eto na nga. Naungkat ang nationality ni Guo. At dahil narehistro lang siya sa Pilipinas sa edad na 17 anyos, sinasabing isa siyang Chinese national, which is napatunayan na nga dahil isa lang din yung mukha na may tunay na pangalang Goaping. Yeah. Ayan, eto siya, oh. September 3 siguro dun sa kanila, 2024, at 23.58, yan nga, no? Eto na nga, mga tol. So, a good job sa otoridad sa Indonesia, mga tol. Ano masasabi nyo, mga tol? Napakabilis, di ba?
Napakabilis dito, natagal-tagal niya nang hinahanap dito mga tol, di siya mahagilap dito. At ang masama nun mga tol, natakasan ng ating gobyerno. Makikita mo talaga pag corrupted at hindi mga tol, di ba? Itong Indonesia mga tol, hindi rin to mabulas-bulas ng China mga tol. May mga lugar din silang kahit na hindi Indonesia, no, hindi naman sila masyadong affected doon sa ano, doon sa 9-dash line ng China. Pero may pumapasok pa rin mga ano sa kanila, may pumapasok pa rin sa kanila mga Chinese vessel, no? At yun ay hindi nila pinapalagpas. Isang ano lang, isang babala lang mga tol, pag di ka umalis, lubog ka. Ganun sila katibay doon mga tol. At eto nakita din natin mga tol, kung nagawa nila Alice Guo na pa-iralin o paganahin ng pera dito sa Pilipinas, hindi nila nagawa yan dito, Indonesia. At eto na nga, arestado sila mga tol. No? Well, anyway, abangan na lang natin yung mga susunod na balita dyan bilang isang Pilipino. Ano masasabi mo? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.